Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Diyos Ama na sa amin ay nagmamahal. Salamat po sa pagtubos sa amin sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon at para sa biyaya na nag-iingat at tumutulong sa amin na maglingkod sa iyo, Panginoong Diyos, at upang maipangaral namin ang Ebanghelyo at magawa namin ang ministeryo para sa Iglesia at upang mabuhay ng masunuring buhay sa aming natitirang pisikal na buhay na ipinapahintulot mo, Panginoong Diyos, sa amin. Salamat po sa paghawak at pamumuno sa amin sa pamamagitan ng iyong mahabaging mga kamay at pagguha ng aming mga kahinaan kahit na napakahina namin at marami pa po kaming kakulangan. Sa oras na ito, kami na tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat dahil pinahintulutan mo po kaming magpuri para sa iyong dakilang biyaya, pag-aralan ng iyong salita at magkaroon ng fellowship sa pamamagitan ng pagtitipon ng sama-sama sa iyong harapan, Panginoon. Sa oras na ito, pakiusap. Samahan mo po kami at ingatan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan mo po kami sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang mga kamay at bigyan mo po kami ng masaganang biyaya, buhay at kapangyarihan ng Espiritu Santo ayon sa kinakailangan ng bawat isa. Lahat ng mga iglesia sa Korea at maging ang maraming mga iglesia sa buong mundo, ang mga brothers at sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa mahihirap na sitwasyon, naniniwala po kami na ang Panginoon ang humahawak at namumuna sa kanila sa pamamagitan ng iyong biyaya at makapangyarihang mga kamay, Panginoon, sa pisikal at espiritual na aspeto. Pakiusap, hawakan mo po ang mga brothers at sisters na nangangaral ng salita sa pamamagitan rin ng iyong salita, karunungan at makapangyarihang mga kamay upang makapagpapatuto po sila ng matapang sa Ebanghelyo ng Panginoon at maisakatuparan ng iyong gawain, Panginoong Diyos, na nag-aakay sa maraming mga kaluluwa sa iyo, Panginoon. Pakiusap, bigyan mo po ng sapat na biyaya ang mga may sakit at ang mahihina upang walang sino man ang matisod. At sa Panginoon na nagbibigay ng kinakailangang salita ayon sa panahon at nagtuturo sa amin ng dapat naming gawin, ipaalam mo po nawa sa amin ang salita na nais mo pong ihayag sa amin at ang iyong banal na kalooban, Panginoong Diyos, at kung ano ang dapat naming gawin. Huwag nawa kaming makakalimutin sa salita, kundi maingatan ito sa aming puso at pag-isipan upang magawa namin ang mga ito at gawin ang iyong banal na kalooban, Panginoong Diyos, at maluwalhati ka po namin, Diyos Ama. Sa oras na ito, umaasa po kami sa Espiritu Santo at ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Efeso chapter 2. Efeso chapter 2, verse 11 hanggang 13. Efeso chapter 2, verse 11 hanggang 13. Basahin po natin ito. Verse 11. Kaya nga, alalahanin ninyo na noong una, kayo'y mga hintil sa laman, tinatawag na dituli ng mga tinatawag na tuli sa laman, na ginawa ng mga kamay ng tao, na nang panahong iyon, kayo ay walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako. Walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Subalit ngayon, ay na kay Kristo Jesus, kayo na noong una ay malayo, ay inalapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ngayon, tignan din po natin sa verse 19. Basahin din po natin verse 19. Kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Ilang linggo na rin po nating pinag-aaralan
kung ano ang buhay Kristiyano ng isang born again. At sinabi ko po na ang buhay Kristiyano ng isang born again ay buhay na nananatili sa Panginoon. Sinabi ng Panginoong Hesus sa John 15 verse 3 to 4, "Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo." Iniutos ng Diyos sa mga naligtas na manatili sa Kanya. Ngayon, kailangan po nating matutunan kung ano ang pananatili sa Panginoon. Ang buhay Kristiyano pagkatapos ng kaligtasan ay ang buhay na nananatili sa Panginoon. Sinabi ng Panginoong Hesus, John 15 verse 5, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga." Ang Diyos ang tagapag-alaga ng ubasan. Sa tingin ko po, maraming mga puno ng ubas sa Israel. Laging gumagamit ng mga talinhaga ang Panginoong Hesus kapag may mahalagang katotohanan siyang sinasabi sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita na kahit sino ay madaling maunawaan ito. Kaya may isang puno ng ubas at nakakabit ang mga sanga dito at nagbubunga ito. Si Jesus ang puno ng ubas at ang mga taong naligtas ang mga sangang nakakabit sa puno ng ubas. Ito po ay angkop na talinhaga. Kaya ang sanga ay hindi kailangang magsikap na magbunga. Kailangan lang nitong nakakabit sa puno ng ubas. At natural po o otomatikong magbubunga ito sa pamamagitan ng pagtutustos ng mga sustansya o di kaya'y pantustos mula sa ugat. Kasi John 15 verse 5, sabi, "Ang manatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami." Natural na pangyayari po ito. Kaya ang buhay Kristiyano ay ang buhay na nananatili sa Panginoon. Kung gayon, paano mananatili sa Panginoon? Nung nakaraan po, natutunan natin ang mga talinhaga tungkol sa puno ng ubas at mga sanga. Natutunan din natin ang Panginoon ang ulo at ang mga naligtas ang katawan. At sa John chapter 10, si Jesus ang pastol at ang mga naligtas ang mga tupa ng pastulan ng Panginoon. Ngayon, pagkatapos ng kaligtasan, hindi na ako nag-iisa, kundi kabilang na ako sa kapulungan ng mga taong ligtas. Ang kapulungan ng tinatawag na mga sanga o katawan na nakakabit sa ulo o mga tupa sa pastulan ng Panginoon. Ang kapulungan ng tinatawag na iglesia sa Biblia, iglesia, church. Sa salitang Griego, ito po ay ekklesia. Ibig sabihin, isang kapulungang ibinukod. Ito ay ihiniwalay na kapulungan sa pamamagitan ng pagiging ligtas at makakapasok sa kaharian ng Diyos upang maglingkod sa Diyos at upang maisakatuparan ang gawain ng Diyos. Kaya ang pananatili sa Panginoon ay buhay na nananatili sa kapulungan. Ito yung buhay na nananatili sa iglesia. Hindi tayo makakapamuhay ng buhay Kristiyano kung hindi po natin ito alam. Ang bagay na una na dapat kailangan nating malaman pagkatapos ng kaligtasan ay hindi ako nag-iisa at may kapulungan na namumuhay ng buhay Kristiyano na may parehong pananampalataya, may parehong pag-ibig ng Panginoon, may parehong pag-asa. Ngayon, nabubuhay tayong sama-sama sa kapulungan kung saan kumikilos ang Panginoon na may parehong layunin sa buhay. Nasa loob tayo ng kapulungang ito. Kaya, ang mga taong ligtas ay nabibigyan ng saganang buhay at biyaya sa pagtitipon ng sama-sama
At sa kapulungan ng mga ligtas na Kristiyano, tinuturuan sila ng Diyos ng salita. At sa pagtitipon, nararanasan nila ang masaganang pag-ibig ng Panginoon. At minamahal nila ang isa't isa. At nagkakaroon sila ng fellowship kasama ang ibang ligtas na Kristiyano. Na ang fellowship ay hindi isang kaganapan lamang sa mga tao, kundi ang pakikisama sa Ama at sa Anak na si Jesucristo. Kaya nga po, gaya ng sinabi sa unang 1 chapter 1 verse 3, sabi, at tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Napakagandang pahayag nito at kamanghamanghang salita. Kaya nga, ang buhay Kristiyano ay pagkakaroon ng pakikisama sa Panginoon sa pagtitipon. Maring ang isang tao ay magsabi, naligtas na ako at gagawin ko na ng masigasig ang mabubuting bagay ng mag-isa para sa Panginoon. Hindi po ito makatwiran. Malibang ang sanga ay manatili sa puno ng ubas, wala po itong magagawa. Sinasabi po na malibang tayo'y manatili sa Panginoon, sa church, sa iglesia, tayo'y matutuyo na gaya ng sanga. Kaya gaya ng sinabi noong nakaraang sermon, sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12 hanggang 13, sabi, tayong lahat ay naging isang katawan at bawat isa sa atin ay bahagi ng katawan. Magayon ding salita sa Romans chapter 12, verse 15. Tayong mga naligtas ay isa sa Espiritu Santo at naglilingkod sa Panginoon na siya nating ulo. Tinanggap natin ang espiritual na biyaya mula sa Panginoon at natututunan ang salita. At gaya ng katawan na sumusunod sa ulo, ang Espiritu Santo ay ipinapaalam sa atin ang kalooban ng Panginoon. At may kapangyarihan ng katawan na gawin ang kalooban ng ulo. Tama po? Ayon sa utos ng ulo, ang katawan ay kumikilos ayon sa kalooban ng ulo. Ang Espiritu Santo ang nagpapaunawa sa atin sa kalooban ng Panginoon at nagbibigay ng pagnanais at kapangyarihan sa atin upang magawa natin ang kalooban ng Panginoon. Ang buhay ng ligtas ng mga Kristiyano ay hindi relihiyosong buhay na gaya ng nakasanayan na iniisip ng karaniwang tao. Hindi posible na ang isang taong hindi ligtas ay maging miyembro ng iglesia. Hindi siya magagabayan ng Espiritu Santo. Ang taong hindi ligtas ay hindi po talaga makakasunod sa kalooban ng Diyos o ayon sa Espiritu Santo. Kaya nga, dapat una muna siyang maligtas. At pagkatapos, dapat niyang matutunan kung ano ang pananatili sa Panginoon. Kaya dapat maligtas muna ang isang tao upang siya po ay makasunod sa kalooban ng Diyos ayon sa Espiritu Santo. Kailangan maligtas at dapat niyang matutunan pagkatapos kung paano manatili sa Panginoon. Kaysa Isaiah 53 verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Nabuhay tayo ng ayon sa ating sariling pagnanais noon. Tayo ang mga tupang naligaw mula sa Panginoon. Pero ngayon, natagpuan tayo ng Panginoon na tumubos sa ating mga kasalanan at nagligtas po sa atin. Gaya ng mga salita sa Lucas 15 verse 4, sabi, sino sa inyo na mayroong isang daang tupa at mawalan ng isa sa mga iyon ay hindi iiwan ng 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y kanyang matagpuan. At kapag natagpuan niya, pinapasan niya ito sa kanyang balikat na nagagalak. Natagpuan po tayo ng Panginoon. Hindi dahil nagtungo tayo sa Panginoon. Ang Panginoon ang nagpaalam sa atin ng biyaya at niligtas tayo. Kaysa 1 Peter 2 verse 25, sapagkat tayo tulad sa mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Hindi na tayo mga tupang naliligaw, kundi bumalik na tayo sa pastol at tagapag-alaga ang Panginoon. Ang Panginoon ng pastol
na nagpapalaki sa atin, nagpapakain, nagbabantay, at siya ang pumapatnubay sa atin. Sa John 10 verse 16, kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Sa Jesus ang mabuting pastol, ang mga taong ligtas, maging Hudyo man o Hintil sila, naging isang kawan na sila at may isang pastol sila. Hindi ito isang kawili-wiling kwento, hindi po, kundi tunay na buhay. Dapat nating malaman na tayong mga tupa na pinapalaki ng Panginoon at ang Panginoon ang mabuting pastol na nag-iingat. Siya ang nagpapakain, siya ang tumutulong sa atin. At sa oras pong ito, nais ko pong ipangaral pa sa inyo ang tungkol sa kung ano ang buhay na nananatili sa Panginoon. Ang sulat sa mga taga-Efeso, ang salita na ibinigay ng Diyos sa iglesia ng Efeso. Ang Efeso ay isang hintil na iglesia. Si Apostol Pablo ay isang ligtas na Hudyo. Ang mga miyembro ng iglesia ng Efeso ay mga taong naligtas na nakinig ng Ebanghelyo. At naligtas ang mga hintil. Kaya ang church po ng Efeso ay isang hintil na church. At si Apostol Pablo, siya ay isang Hudyo na nangaral sa kanila. Kaya dito sa Efeso chapter 2 verse 11, sabi kaya nga, alalahanin ninyo na noong una, kayo'y mga hintil sa laman, tinatawag na dituli na mga tinatawag na tuli sa laman, na ginawa ng mga kamay ng tao. Sabi, noong una kayo'y mga hintil sa laman. Ibig sabihin nito, bago silang naligtas. Dito ang hintil at ang mga Hudyo ay hindi tumutukoy sa mga espiritual na kahulugan. Sa laman, ang mga Israelita, sila ang bayang pinili at ang mga hintil ang hindi bayang pinili ng Diyos. Kaya ang mga Hudyo at ang mga hintil ay nakikilala sa laman. Hindi lahat ng mga Hudyo ay ligtas, kahit na sila ang bayan ng Israel. Sa katunayan, ang bayan ng Israel ay espesyal na pinili ng Diyos at ipinahayag ng Diyos kung sino siya sa pamamagitan ng bayan ng Israel. Sa pamamagitan ng kasaysayan ng Israel, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, kung anong uri ng pagpapala ang ibinibigay sa mga taong sumusunod sa Diyos at kung anong uri ng sumpa ang mga sumusuway sa Kanya. Ang bayan ng Israel ay mas sumuway sa Diyos kaysa sumunod sa Kanya. Kalaunan, tinanggihan nila ang Kristo na isinugo ng Diyos at pinalayas sila sa lupaing ibinigay sa kanila ng Diyos. Kaya nagdusa sila ng di mailalarawang miserableng kasaysayan ng pag-uusig at pagpatay sa loob po ng 2,000 years. Ang mga hintil, sila ay mga hindi pinili ng Diyos. Kung ikukumpara sa Israel, ang mga hintil ay walang kabuluhan. Iniisip ng mga Hudyo na walang Diyos at walang pag-asa ang mga hintil. Iniisip pa nga nila, may kaluluwa ba ang mga hintil? Ganap nilang hindi pinapansin ang mga hintil. Bago tayo naligtas, mga hintil po tayo. Ang mga Hudyo na mga tuli at sa Diyos ay hindi pinapansin ang mga hintil na dituli at maruruming tao para sa kanila. Kaya sabi dito tinatawag na dituli ng mga tinatawag na tuli sa laman na ginawa ng mga kamay ng tao. Na nang panahong iyon, kayo ay walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako, sabi pa walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Ang mga hintil ay walang Kristo bago sila nagkaroon ng kaligtasan. Ang bayan ng Israel, ang bayang pinili ng Diyos, at ang mga hintil ay mga banyaga sa bayan ng Israel. Sa verse 12, at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako. Maraming mga pangako sa lumang tipan, ngunit sila ay mga dayuhan sa mga pangako. Halimbawa po, saan mang may bahay o opisina, may mga nakasulat na karatula para sa otorisadong tao lamang. Kaya kahit nasubukan yung pumasok sa loob, hindi kayo papayagan ng security na pumasok sa loob, kundi ang mga nakatira o nagtatrabaho lang po sa lugar na iyon. Dati po,
mga dayuhan din tayo sa lahat ng makalangit na pangako ng Diyos. Kaya walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. May 7 mahalagang pagkakaiba ang mga Hudyo at Hintil. Verse 13, subalit ngayon, sabi po, ay na kay Kristo Jesus, kayo na noong una ay malayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya tayong dating malayo sa Diyos ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Walang diskriminasyon sa pagitan ng mga Hudyo at mga Hintil ngayon. At ngayon, sa verse 19, sabi kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga. Simula ngayon, hindi na kayo dayuhan sa mga espiritual na pangako ng Diyos. Kundi, kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Ang mga banal ay ang mga taong naligtas, isang banal na kapulungan. Ang mga Kristiyanong na born again ay tinatawag na mga banal. Ang mga hindi puligtas ay hindi pwedeng tawaging banal sa Biblia. Ang salitang banal ay isang banal na kapulungan. Kaya nga, dito sa verse 19, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal. Anong uri ng mamamayan kayo? Sa Filipos chapter 3 verse 20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Ang mga naligtas ay mga mamamayan ng kaharian ng langit. Ang mga taong isinilang sa Korea, otomatikong nagiging mamamayang Koreano. Ang mga taong isinilang naman sa Amerika, ay mamamayan ng Amerika. At kung nakatira ka halimbawa sa Amerika ng mahabang taon, magkakaroon ka rin ng pagkamamamayan nito. Kapag tinanggap ninyo ang pagkamamamayan, mapuprotektahan kayo ng bansang iyon. Karapatan nyo ang maging isang mamamayan. Ngayon, ang mga naligtas, tayo na po ay mga mamamayan ng kaharian ng langit. Alam nyo po ba ito? Nahihirapan ba kayong maramdaman ito? Kapag tinignan nyo sa Chinese letter, yung pong salitang Amerika, sinusulat muna ang Chinese letter na may kahulugang maganda at ang susunod na letra ay nangangahulugang bansa. Sinasabi nila na isang magandang bansa ang Amerika. Pero hindi ko alam kung ano ang Amerika ay talagang isang magandang bansa. Nakapunta na po ako sa Amerika ng 4 times at ang Amerika ay napakayaman at malakas na bansa. At ang Amerika ay walang dudang mabuting bansa sa mundo. Pero hindi ko po iniisip na isang napakagandang bansa ng Amerika. Maraming mga lugar ang magaganda, ang mga tanawin. Pero hindi ibig sabihin na ang isang bansa ay maganda dahil sa mga tanawin. Sa magandang Seoul, nakatira ako sa Seoul, sabi ng kanta. Napakaganda ba ng Seoul? Noong nakatira po ako sa probinsya dati, bumisita ako sa Seoul. Noong pumasok ako sa Seoul mula sa probinsya, naramdaman ko yung hangin marumi. Sumakit ang puso ko at gusto ko na po agad bumaba. Ngayon sa matagal na pagtira ko dito, nasanay na ako rito at hindi ko na nararamdaman nito masyado. Pero hindi ganun kaganda ang Seoul. Ang matataas na gusali ay maganda ang dekorasyon at nakasindi ang mga ilaw sa gabi. Kaya napakaliwanag nila at maganda. Higit pa rito, ang buhay natin ay dapat na maging masaya, mabuti at mahalaga. Maganda ito pero hindi po ganun gaya ng Amerika. Kasi tingin ko po, ang tanging bayan lang na tunay na maganda ay sa langit. Sa magandang langit, sa bayang iyon, ang puno ng buhay ay nagbubunga at ang magagandang bulaklak ay namumulaklak. At naroon ang ating Panginoon sa langit. Kaya sabi ng kanta, sa magandang langit, sa bayang iyon, naroon ang ating Panginoon, tunay na isang magandang bayan po ang langit. Ang magandang langit, ang ating bayan. Noong naligtas tayo, noong na-born again tayo, noong naging anak tayo ng Diyos, otomatikong naging mamamayan tayo ng langit. Nakalista tayo sa talaan ng pamilya, sa makalangit na talaan. Nakasulat ang ating pangalan sa Aklat ng Buhay. Naging mamamayan tayo ng kaharian ng langit, ang mga paraan ng pagpunta sa langit ay kumpleto na at kumbaga, naibigay na po sa atin ang visa. Maari kang makapunta roon anumang oras.
Kahit nga ngayon, pwede. Kaya nga, ang mga ligtas ay may dalawang pagkamamamayan. Koreano ako sa laman. Ipinanganak ako sa Korea. Silang mga ipinanganak sa USA ay mga mamamayan naman ng Amerika. Silang mga ipinanganak sa Mongolia ay mga mamamayan ng Mongolia. Ngunit sa mga ligtas, sa oras na maligtas sila, ang kanilang mga kaluluwa ay naging mamamayan na ng langit. Kaya nga may isang pagkamamamayan ng laman at isang pagkamamamayan ng kaluluwa. Ang mundong ito ay ilang dekada lamang ang tanda. At ang langit ay isang walang hanggang bansa. Walang hanggang langit. Si Pastor Oswald James Smith ng People's Church sa Toronto, Canada, isang born-again Christian, sa mga aklat na isinulat niya, may isang aklat na lagi kong naaalala. At ang pamagat nito ay The Country I Love Best. Minamahal ko rin ang bansang iyon. Nananabik ang lahat ng mga ligtas sa bansang iyon. Kaya tayo ang mga kapwa mamamayan ng mga banal, mamamayan ng langit. Ang salitang mga kaanib ng sambahayan ng Diyos, napakaganda po nito. Tayo ay mga mamamayan ng langit at tutungo tayo sa langit anumang oras na iwan natin ang mundong ito. Maging ang mga ligtas ay takot mamatay at nalulungkot sila kapag ang isang taong ligtas ay namatay. Malungkot po ito sa una sapagkat nahihiwalay ang ating mga miyembro sa pamilya nila dito sa mundo. Ngunit itong taong ligtas ay napakasaya. Tutungo na kasi siya sa bansang kinasasabikan niya. Gaano po ito kaganda? Mas mabuting mabuhay ng matagal sa langit kaysa mabuhay ng matagal sa mundong ito. Kung mabubuhay ka ng maiksing panahon sa mundo, mahabang panahon kang mabubuhay sa langit. Kaysa Apostol Pablo, palaging nananabik na magtungo sa bansang iyon. Inaasahan niyang tutungo na siya sa Panginoon. Hindi na kailangang magdalamhati. Sa taong namatay, na sigurado namang naligtas at namuhay sa kanyang Christian life. Nakakalungkot na ang mga pamilya at mga kapatid na naiwan sa mundo ay hindi muna magkikita. Sa awit 116 verse 15, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Sa Revelation 14 verse 13, mapapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu. Sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Kaya matapos ang iyong masikap na paggawa, matatagpuan mo ang kapahingahan at kaligayahan sa Panginoon at nananabik po tayo talaga sa langit na iyon. Kaya sa Filipos chapter 3 verse 20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ng tagapagligtas ang Panginoong Hesukristo. Mula roon ay hinihintay naman natin, sabi po, ang tagapagligtas ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, kapag dumating na ang Panginoon, dadalhin niya tayo roon. Hihintayin ko 'yon. Sa panahong iyon, sabi po sa Filipos 3:21 na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Hindi ako maaaring magtungo sa langit sa katawang ito. Hindi ako maaaring mabuhay magpakailanman sa langit sa katawang ito. Babaguhin ang katawan natin tulad ng sa Panginoon. Isang maluwalhating katawan. Spiritual na katawan. Isang katawan na hindi na muling mamamatay. Maluwalhating katawan. Malaya sa pagpapagal, sakit, katandaan at mga tulad nito. Nararamdaman niyo po ba? Oo? Nararamdaman niyo po ba ito? Hindi kayo makapagsalita kasi may mga suot na mas. Niligtas tayo ng Diyos upang ibigay sa atin ang kaharian. At may sinabi na kayo ang sambahayan ng Diyos. Ang sambahayan ng Diyos. Ibig sabihin, pamilya ng Diyos. Ang Diyos ang ating Ama. Maging si Jesus ay hindi ikinakahiyang tawagin tayong mga kapatid. Ating mga kapatid, pamilya ng Diyos. Ang mga taong ipinanganak sa sambahayan ng hari ay maharlikang pamilya. Ang ating Ama ay ang Diyos na lumikha ng sangsinukob at lahat ng bagay. Kasi Matthew 6:9, manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit. Ang perpektong tagapaglikha na lumikha
At siyang namumuno sa lahat ng mga bagay sa sansinukob, siya na banal at maluwalhati ay ang aking ama. At tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Sinasabi ng iba na sila ay mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay walang anak na babae, sapagkat ibinigay lamang niya ang espiritu ng anak. Bakit walang anak na babae, yung pong daughter? Walang lalaki o babae sa langit. Ang anak na lalaki ay isa lamang tagapagmana. Kung gayon, kapag nagtungo na tayo sa langit, mga lalaki lamang ba ang naroroon? Yan po yung tanong. Kung nandun na tayo, puro lamang po ba lalaki ang naroroon sa langit? Hindi gayon ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin walang pagkakaiba ang lalaki at babae sa langit. Ang lahat ay mga lalaki sa kahulugan na sila ay mga tagapagmana ng Diyos. Romans 8:17 at kung mga anak ay mga tagapagmana rin. Mga tagapagmana ng Diyos. Mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kaya kung tunay nga nagtitiis tayong kasama niya upang tayo luwalhatiin namang kasama niya. Sinasabi na sila ang mga tagapagmana. Luluwalhatiin kasama ni Kristo. Kaya tayo ang pamilya ng Diyos. Isipin niyo. Hindi ko ito maramdaman ngayon. Maring hindi mo ito maramdaman. Maring alam mo ang tungkol dito, ngunit hindi mo ito masyadong maramdaman. Pinakamamahal at napakahalaga ang aking pamilya. Ang ating mga kapatid na naligtas sa pamilya ng Diyos, ngunit hindi ganito ang nararamdaman ko. Ang mga batang isinilang sa isang ama ay sinasabing blood is thicker than water. Minsan nagtatalo sila sa isa't isa. Ngunit kapag may mahirap na sitwasyon, nagiging isa sila. Tinutulungan ng bawat isa. Nanggaling ito sa kanilang buhay. Natural ito. Ngayon, ang mga naligtas ay naging mga magkakapatid. Sila ang mga kapatiran na naligtas sa dugo at naging isang katawan sa harap ng minamahal na Panginoon. Ngunit habang nabubuhay sa mundong ito, pakiramdam natin na mas malapit tayo sa ating mga kapatid sa laman kaysa mga kapatid na sa espiritual. At mas minamahal natin sila. Bakit hindi natin kayang maging malapit sa kapatiran? Dapat kong ibigin ng mga kapatid. John 13:34, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Kung paanong minahal tayo ng Panginoon, gaano nga ba tayo minahal ng Panginoon? Sa John 15:9, kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon naman, minamahal ko kayo, manatili kayo sa aking pagmamahal. Gaano niya tayo minahal? Kung paanong minahal ng Ama ang kanyang bugtong na anak, minahal din tayo ni Jesus ganito kahigit. Sa makatuwid, sa 1 John 3 verse 16, dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Dapat nating makilala ang pag-ibig at ibigay ang ating buhay para sa mga kapatid. Dahil ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay sa atin upang iligtas tayo. Gaano natin dapat mahalin ang ating mga kapatid, ang mga kapatiran? Nararapat lamang na ibigay mo ang iyong buhay para sa iyong kapatid. Nararapat gawin. Ibig sabihin na talagang kailangan itong gawin. Ibig ko pong sabihin, dapat na ginagawa ito. Walang kakaiba rito. Sa makatwid, sabi, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Ngunit parang hindi ito maunawaan. Hindi ito maramdamang mabuti. Ang pamilya ko, mga magulang ko, asawa ko, mga anak ko, kapatid ko ay malapit sa akin dahil konektado sila sa aking buhay. Ang mga kapatiran ay ipinagkaisa na may buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Jesus. Ngunit hindi ganito ang nararamdaman natin. Bakit kaya? Kilala natin ang Panginoon. Ngunit kulang pa ang kaalaman natin sa Panginoon. Nararamdaman natin ang pag-ibig ng Panginoon, ngunit hindi pa natin ito nararamdaman ng lubos. Kaya napaisip po ako, ano kaya ang mangyayari kapag nagtungo na ako sa langit? Kapag nasa langit na ako, sasabihin ko ba, hali kayo dito, mga kapamilya ko, magsama-sama tayo.
Tutungo ka ba sa langit at hahanapin ang sarili mong mga kapamilyang naunang namatay? Maghahanap ka ng nawawalang kapamilya mo roon? Tutungo ba tayo sa langit at mamumuhay kasama ng pamilya natin sa pamamagitan ng paghahanap sa asawa natin, sariling mga anak, mga kapatid at mga magulang? Oo po ba? Oo. Paano sila na hindi paligtas ang pamilya? Kung gayon, mamumuhay ng mag-isa, sila na may mga pamilyang hindi ligtas, wala pong ganito. Kapag nasa langit ka na, wala na pong human affection para sa pamilya natin sa mundong ito. Walang ganitong pagkakakilala katulad sa mundong ito. Bakit ang mga lubang bagay ay lumipas na? Wala na ang lahat ng mga ito. Mayroon lang ito noong nabubuhay ka sa mundong ito. Kapag nagtungo na tayo sa langit, ang kaalaman natin tungkol sa Diyos ay magiging perpekto. Ang ating kaalaman, ang ating spiritual na kaalaman ay magiging perpekto. Mararamdaman at makikilala natin ang pag-ibig ng Panginoon. Pakiramdam natin minsan hindi tunay ang pag-ibig na nararamdaman. Pero sa langit, makikilala natin ito ng lubos. Tignan natin 1 Corinthians chapter 13. Verse 9. 1 Corinto chapter 13, verse 9 at 10. Sapagkat ang nalalaman natin ay bahagi lamang at nagsasalita tayo ng propesya ng bahagi lamang. Subalit kapag ang sakdal ay dumating, ang bahagi lamang ay magwawakas. Ibig sabihin, nalalaman lamang natin ay bahagi lamang at nagsasalita tayo ng propesya ng bahagi lamang. Isang bahagi lamang ang alam ko. Tulad ito ng isang bulag na humahawak sa elepante. Kapag hinawakan mo ang tiyan nito, para itong pader. Kapag hinawakan mo naman ang binti nito, para itong poste. At kapag hinawakan mo ang ilong nito, sasabihin mo, ano ito? Anong uri ng tubo ito? Habang minumulat mo ang mga mata mo, sasabihin mo, oh, ganito pala ang elepante. Gayun din naman po. Nalalaman natin ay bahagi lamang sa ngayon. Sa tingin ko, hindi perpekto ang ipinapangaral natin ngayon. Bahagi lamang ito. Kaya sa 1 Corinthians 13:10 sabi, subalit kapag ang sakdal ay dumating, ang bahagi lamang ay magwawakas. Ibig sabihin, ang sakdal. Kaya habang lumalago ang pananampalataya, ang sinasampalatayanan natin at nalalaman natin ay lalago, lumalago paunti-unti. Kaya nga, ang nalalaman ng bata at ang alam ng matanda, yung alam ng estudyante, yung alam ng guro, yung nalalaman ng propesor, ito po ay magkakaiba. Paunti-unti, nagbabago ang kaalaman. Ngunit hindi ibig sabihin ay hindi ito perpekto. Walang sino man ang nakakaalam ng perpektong kaalaman dito sa mundo. Ngunit, ang mga taong nagsasabing alam ang mga bagay-bagay, ay nagsasalita lamang ng mga bagay na parang pambata. Mas mabuting hayaan na lamang nila ang mga bagay na hindi nila alam. Ngunit hanggat hindi nila ito nalalaman, sinusubukan nilang hanapin ang sagot. At nagpapanggap silang alam nila ang isang bagay. Ngunit hindi po ito maganda. Kaya gaano na lamang ang kakulangan ng kaalaman ng tao? Ito ay napakaliit lamang. Ngunit, habang lumalago ang pananampalataya, nalalaman natin ng paunti-unti ang tungkol sa Panginoon. Ganyan din naman dito sa verse 11, 1 Corinthians 13:11, nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata, nangangatwiran akong gaya ng bata. Ngayong ganap na ang aking pagkatao ay iniwan ko na ang bagay ng pagkabata. Tama, sa una, nagsasalita akong gaya ng bata. Nag-iisip ako gaya ng bata, nangangatwirang gaya ng bata. Ngunit habang lumalago tayo sa pananampalataya, nagbabago po ito. Ang dahilan kung bakit sa chapter na ito ay may mga ganitong salita, sapagkat gaya po ng alam na ninyong mabuti, ang 1 Corinthians ay nagpapaliwanag kung ano ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na iyon ay isang banal na pag-ibig na ibang-iba sa pag-ibig ng tao. Sa madaling salita, ito ay katangian ni Kristo.
Sa 1 John chapter 4 verse 16, sinabi, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi dahil ang Diyos ay puno ng pag-ibig. Ibig sabihin, ang Diyos ang pinagmumulan ng pag-ibig. Siya mismo ang pag-ibig. Kaya nga, ito ang katangian ni Kristo. Si Jesus ay ang pag-ibig ng Diyos na nagpakita sa katawang tao. Siya ang nagpakita ng ganap na pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Subalit kaunti lang ang alam natin tungkol sa pag-ibig noong bata pa tayo. Gaya ng maliit na batang lalaki na kumakanta yung mga bata tuwing Mother's Day, sabi nila, "People said that the sky is high and high, but there's another thing that's higher than that," sabi nila. "Mother's love that she gave birth to and raised me. There is also love of a father, but I think mother's love is greater. It is higher than blue sky and it is wider than the ocean," sabi po ng kanta. Umaawit sila ng awitin tungkol sa pag-ibig ng isang ina. Ngunit pag-uwi nila sa bahay, ginagalang ba nila ang kanilang ina? Hindi sila nakikinig sa kanya. Matigas ang ulo nila. Nagbibigay sila ng mga problema. Alam nila ang pag-ibig, ngunit kaunti lamang ang nalalaman nila. Habang lumalaki sila, nararamdaman nila ang pagmamahal ng kanilang ina. Mas malalaman pa nila kapag nag-asawa na sila at nagkaroon na ng sariling mga anak. Kahit gaano pa kamahal ng isang anak ang kanyang magulang, makakaya ba niyang mahalin ang kanyang magulang gaya ng pagmamahal ng kanyang magulang sa kanya? Hindi po. Kaunting hindi magandang pakikitungo sa kanila ng kanilang mga magulang, kahit palabis na naghirap at nagsakripisyo ang kanilang magulang para sa kanila, hindi nila ito naiintindihan. At sinasabi nila, "Bakit niyo pa ako ipinanganak? Ano? Ano ang nagawa ninyo para sa akin?" Sabi nila. "Hindi ba nangyayari yan? Maganda po kung hindi niyo naranasan ng ganito. Ganyan ang nararamdaman nila. Hindi ko natatandaan kung gaano ako minahal ng aking tatay. Naramdaman ko kung gaano kadakila ang pag-ibig ng aking nanay, ngunit nakakalungkot na hindi ko kayang suklian ang ganun pong pag-ibig. Kahit na sinasabi po natin na mahal din natin ang Diyos, at sinasabi natin, alam na natin ang pag-ibig niya, ngunit ang pag-ibig natin sa Panginoon ay napakaliit kumpara sa pag-ibig na binigay sa atin ng Diyos. Maliit na maliit. Ano po sa tingin niyo?" Paano natin masusuklian ang kanyang biyaya? Kung ang kanyang biyaya ay ganito kadakila, hanggang dito lang ang kaya kong gawin. Ang Panginoon na banal, na lingkod ng Diyos, sa kagaya ng Diyos, ay namatay sa krus upang iligtas tayo. Kahit hindi natin makayang mamatay para sa Panginoon, nais nating mabuhay para sa Kanya. Hindi tayo komportable na ilaan ang oras natin sa Panginoon. Nahihirapan na ialay ang ating pera, binibigay natin sa Kanyang maliit lamang na bahagi ng ating puso. Iniibig natin ang Diyos, ngunit iniibig din natin ang sanlibutan. At iniibig natin ang Diyos, ngunit mas mahal natin ang ating mga anak, ang ating pamilya, at yung iba pa. Ang pagmamahal natin para sa Panginoon ay napakahina. Opo, totoo po ito. Subalit, habang ang ating pananampalataya ay lumalago, mas nauunawaan natin ang pag-ibig ng Panginoon ng higit at higit pa. Kaya ang pag-ibig ng Panginoon ang pupuno sa ating puso paunti-unti. Kaya sinabi ni Apostle Pablo sa 2 Corinthians 5:14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Sabi, humihimok sa amin. Ibig sabihin po, lubos akong nabihag ng pag-ibig ni Kristo. Nagiging bilanggo, binihag ako. Si Apostol Pablo ay isang taong nabihag ng pag-ibig ni Kristo sa buong buhay niya. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, "Ngayong ganap na ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata." Si Apostol Pablo ay isang taong may dakilang pananampalataya. Isa siyang taong napuno ng pag-ibig ng Panginoon. Sabi niya sa Galatians 6:17,
sapagkat taglay ko sa aking katawan ng mga bakas ng paghihirap ni Jesus. Ano ang mga bakas ni Jesus? Marka ng pako sa mga kamay ni Jesus at marka ng sibat sa tagiliran. Sa aklat ng Apokalipsis, may tupang pinatay. At ang nabubuhay, ako'y namatay, sabi po. Para kanino? Para sa atin. Ang Panginoon ay namatay. Si Jesus na nabuhay muli, pinakita niya ang marka ng pako at marka ng sibat. Noong nakita ng mga alagad ni Jesus na muli siyang nabuhay, nawala na po lahat ng kanilang pagdududa. Nawala na ang madamot nilang puso. At lubos silang naunawaan ang pag-ibig ng Panginoon at nagpasya po silang mabuhay para sa Panginoon, maging ang mamatay para sa Panginoon. Ang mga alagad ba na nakakita sa muling pagkabuhay ng Panginoon ay nagtaksil sa Kanya? Hindi po, nabuhay na sila para sa Ebanghelyo ng Panginoon at namatay sila para sa Panginoon. Bakit? Dahil po sa pag-ibig. Sa Romans 8:35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? At ayon sa 1 Corinthians 13 verse 12, sapagkat ngayon malabo nating nakikita sa isang salamin, ngunit pagkatapos nito ay makikita natin ng mukhaan. Ngayon bahagi lamang ang nalalaman ko, ngunit pagkatapos ay lubos kong mauunawaan kung papaanong ako ay lubos na nakikilala. Ang salamin noong unang panahon ay iba sa salamin po natin ngayon. Ang salitang ito na isulat 1,900 years ago, ang salamin noon ay gawa po sa tanso. Pinakikinis nila ang salamin na tanso para makita. Kaya ang salamin ay hindi malinaw. Malabo ito at hindi kasing linaw po ng salamin natin ngayon. Kasi sabi, sapagkat ngayon malabo nating nakikita sa isang salamin. Ang salamin noon ay malabo, ngunit ngayon malinaw na tayong makakakita. Malabo. Ngunit pagkatapos, kailan po itong sinabing pagkatapos? Iyon po ang sandali na makakatagpo na natin ang Panginoon. Kaya pagkatapos nito ay makikita natin ng mukhaan. Makikita natin ang harapan ng Panginoon. Sa ngayon, nakikita natin, nakikilala, at nagiging gaya ng Panginoon paunti-unti sa pamamagitan ng salita. Ngunit, kapag nakatagpo natin ang Panginoon, makikita natin ang kanyang mukha at magiging kagaya niya. Kaya ngayon bahagi lamang ang nalalaman ko, sabi. Sa ngayon, nakikilala natin ang Panginoon ng paunti-unti. Paunti-unti, tama po? Ngunit, pagkatapos ay lubos kong mauunawaan kung paanong ako ay lubos na nakikilala. Sa ngayon, paunti-unti nating nakikilala ang Panginoon. Ngunit kapag nakatagpo natin ang Panginoon, gaya ng kung paano tayo nakikilala ang Panginoon, makikilala din natin siya. Kilalang kilala tayo ng Panginoon. Kilala ba natin ang ating mga sarili? Hindi natin kilala. Ngunit sa Matthew 10:30, ang maging ang buhok ng inyong ulo ay bilang na lahat. Ni hindi nga natin mabilang ang ating pilik mata, ngunit ang Panginoon bilang niya lahat ng buhok natin sa ulo. Ibig sabihin, walang hindi alam ang Panginoon tungkol sa atin. Alam niyang lahat tungkol sa atin, puso natin, pagkatao natin. Gaya ng pagkakilala sa atin ng Panginoon, lubos natin siyang makikilala sa araw na iyon. Malulubos ang ating pagkakilala sa Panginoon, magiging ganap din ang ating pag-ibig sa Panginoon. At habang pinag-iisipan ko po ang tungkol sa salitang ito sa madaling araw, labis po akong natuwa at hindi na makatulog. Bigla kong naalala ang salitang ito, kaya alam niyo po ang ginawa ko. Dahil na-touch po ako sa talatang ito, pumunta po ako sa study room at isinulat ko po ang bagay na ito. Sa araw na haharap ako sa Panginoon, makikilala ko ng lubos ang Panginoon gaya ng pagkakilala niya sa akin. Kaya gaya ng pagmamahal sa akin ng Panginoon, mamahalin ko na rin ng Panginoon ng lubusan. Kaya kapag pumasok na tayo sa langit, wala nang pag-ibig ng tao doon. Wala nang ganitong pag-ibig sa lupa. Hindi na po human love,
Masama ba ang loob niyo? Hindi po, hindi sapat iyon. Sa araw na harap tayo sa Panginoon, makikilala natin ng lubos ang Panginoon at ang pag-ibig ng Panginoon. Pag-arap natin, mauunawaan natin ito completely. Makikilala natin siya ng lubos, maging ang kanyang pag-ibig. Ang chapter 13 dito sa 1 Corinthians, nagtuturo po ito sa ating umibig. At sabi, at ating nalaman at sinampalatayan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin, ang Diyos ay pag-ibig. Ang alam natin ang pag-ibig ng Diyos, ngunit gaano natin ito kaalam? Sa John 21 verse 15, pagkatapos na buhay muli ni Jesus, sinabi niya kay Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako nang higit kay sa mga ito? Bakit po sinabi niya, kung ang lahat ito malikod sa iyo, ako kailanman hindi tatalikod. Sabi yan ni Pedro noon, kahit kinakailangan ako'y mamatay, kahit kinakailangan ako'y mamatay na kasama mo, hindi kita ipagkakaila. Hindi naglaon, ipinagkaila niya ng tatlong ulit si Jesus. Bakit niya iyon nagawa? Pinanghanaan ba siya ng loob at natakot mamatay? Hindi po. Una, ang Panginoon ay hindi pa namamatay para kay Pedro. Kaya bakit mamamatay si Pedro para sa Panginoon? Hindi ito ipinahintulot ng Panginoon. Isa pa, mahal na mahal ni Pedro ang Panginoon. Minahal niya siya bilang guro. Hindi siya makakasunod sa Panginoon gamit lamang ang sarili niyang tapang at pagnanais. Hanggang sa mamatay sa krus ang Panginoon at mabuhay muli, hindi niya mauunawaan ng lubos ang pag-ibig ng Panginoon. Kasi sinabihan siya, sa pupuntahan ko ay hindi ka makakasunod sa akin ngayon, ngunit pagkatapos ay makakasunod ka. Ibig sabihin, hindi pa sa ngayon. Hindi niyo pa ako kilala ng lubusan. Hindi pa niya alam na mamamatay si Jesus at mabubuhay muli. Hindi pa nalalaman ni Pedro kung gaano siya kamahal ng Panginoon. At hindi siya makakasunod sa Panginoon gamit ang sarili niyang tapang. Pagkatapos mabuhay na muli ng Panginoon, mas minahal ni Pedro ang Panginoon. Ikinaila at sinumpa ni Pedro si Jesus ng tatlong ulit, ngunit minahal talaga siya ng Panginoon. Pinatawad ng Panginoon si Pedro. Nalaman niya ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga, minahal niya ang Panginoon ng kahit kaninuman, higit sa magulang niya. Higit sa sino paman. Opo, sabi niya, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Panginoon, alam mo po. Ngayon, alam mo na, Panginoon, kung gaano kita kamahal. Handa na ba si Pedro na mamatay para sa Panginoon? Sinabi ni Jesus kung anong uri ng kamatayan maluluwalhati ni Pedro ang Diyos. Sapat na para kay Pedro ang maipangaral ang Ebanghelyo. Bakit siya namatay para sa Panginoon? Maring ganito ang mangyari. Sinabi ng Panginoon sa kanya, namatay ako para sa iyo, kaya mo rin bang mamatay para sa akin? Kaya nga, sa John chapter 21 verse 15, Opo Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Ready na po si Apostol Pedro. Alam mo na ngayon kung gaano ka kamahal, kung gaano kita kamahal, Panginoon. At handa na si Pedro na mamatay para sa Panginoon. Sapat na para kay Pedro ang maipangaral ang Ebanghelyo, pero bakit siya namatay para sa Panginoon? Maring ganito ang nangyari. Sinabi ng Panginoon sa kanya, namatay ako para sa iyo. Kaya mo rin ba na mamatay para sa akin? Sumagot siya, opo. Sinasabi na pinako sa krus ng pabaliktad habang nangangaral sa Roma si Pedro. At si Pablo rin po, pinangaral ang Ebanghelyo at sa huli, siya po ay pinugutan ng ulo at namatay. Bakit po? Ipinakita niya kung gaano niya iniibig ang Panginoon sa pamamagitan ng kamatayan niya para sa Panginoon hanggang sa huli at ipinakita sa atin ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi pa po natin ito lubos na uunawaan. Minsan ay nabubuhay tayo para sa Panginoon, ngunit minsan nabubuhay tayo para sa ating sarili. Iniibig natin ang Panginoon at iniibig din natin ang sanlibutan. Pinaglilingkuran natin ang Panginoon. At pinaglilingkuran din natin ang ibang mga bagay at ang mga kayamanan. Nagpapabalik-balik tayo sa paglilingkod sa dalawang Panginoon. Ang ating pananampalataya ay hindi pa kasi perpekto. Ngunit habang lumalago ang ating pananampalataya,
magagawa na nating ibigin ng Panginoon kagaya ng pag-ibig niya sa atin. Unti-unti lumalago. Sa ngayon po, ang pagkakilala at pag-ibig natin sa Panginoon ay bahagi lamang. Ngunit kapag ang ating katawan ay naging kagaya na ng sa Panginoon sa kanyang pagbabalik, ang ating pagkakilala at pag-ibig sa kanya ay magiging perpekto na. Kapag umakyat po tayo sa langit, huwag po tayong maiinis dahil hindi pa po natin makikita doon ang ating mga physical na pamilya. Hindi na po tayo magkakaroon ng mga physical na kaibigan doon sa langit. Ngunit makikilala po natin ang mga taong inibig natin sa Panginoon dito po sa mundong ito. Kaya nga sa Luke 16 verse 9, sabi, makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan upang kung ito'y maubos na, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Ang mga kayamanan ng kalikuan, ito po'y tumutukoy sa pagliligtas ng ibang mga kaluluwa sa pamamagitan ng kayamanan ng sanlibutan. At makipagkaibigan tayo para sa walang hanggang makalangit na mga kaibigan. Sa Proverbs 19 verse 6, at ang bawat tao'y kaibigan ng nagbibigay ng mga handog. Ang mga tao ay natural na malapit sa mga taong pagbigay at sa mga mahihilig magbigay ng regalo sa iba. At yung mga kuripot naman ay hindi talaga nagkakaroon ng kaibigan. Ang mga taong mahilig magbigay ng regalo sa iba ay maraming tunay na kaibigan na nakapalibot sa kanila. Ngunit kailangan nating magkaroon ng mga walang hanggang kaibigan kaysa sa mga makasanlibutang kaibigan. Nagkakaroon tayo ng mga walang hanggang kaibigan kapag sila po ay naligtas sa pamamagitan ng ating mga sakripisyo. Kapag ginagamit natin ang ating oras, mga material na bagay, lahat ng bagay na mayroon kayo, maring hindi nyo ang nalalaman kung sino ang tumulong sa inyo upang maligtas at kung paano ito eksaktong ginawa. Sabi nila, alam ko, Pastor, ipinahayag mo ng malinaw ang ebanghelyo at ako ay naligtas. Maalala na lamang ba ninyo yung pastor na nangaral ng ebanghelyo? O di kaya naman po ay maaalala lamang ninyo ang sister o brother na gumabay sa inyo dito? Hindi lamang po sila. Napakarami pong mga banal ang nanalangin para sa iyo at nagsakripisyo ng kanilang mga material na bagay para sa ebanghelyo at para sa pagdadala ng mga pastor sa ibang mga bansa. Hindi nyo po ito nalalaman. Ngunit nalalaman ito ng Diyos. Kusa po nating malalaman doon sa langit kung sino ang nagsakripisyo at kung anong sakripisyo ang kanilang ginawa. Tatanggapin po natin ang isa't isa. Kung ang mga kapatirang ito ay hindi nananalangin para sa akin at hindi nagsakripisyo para sa akin, ay hindi talaga ako maliligtas. Yan ang masasabi. Makikilala po natin ang mga pastor, mga misyonaryo at lahat ng mga taong nasa likuran nila na nagsikap upang maipangaral po yung ebanghelyo. At tiyak na tatanggapin natin ang isa't isa, ngunit hindi po ito tungkol sa makataong pag-ibig. Ito po yung katotohanan po talaga. Katotohanan. Talaga, tatanggapin natin ang isa't isa. Magkakaroon ng pag-ibig. Subalit, hindi po makataong pag-ibig. Sa 1 Corinthians 13 verse 13, at ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Bakit sinasabi ito ng Biblia, pananampalataya? Nabasa atin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya po tayo ay nabubuhay sa pananampalataya pagkatapos nating maligtas. At nabubuhay tayo para sa pag-asa. Sa oras na makapasok tayo sa langit, ang pananampalataya po ay mawawala na dahil ito po ay tapos ng maisakatuparan. Ngunit patuloy po nating iibigin ang isa't isa, iibigin ang Panginoon at ang bawat isa sa langit, perpekto. At ito po yung banal at walang hanggang pag-ibig. Ngayon po ay bahagi lamang ang ating nalalaman. Sa 1 John chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan. Kaya ngayon maliit pa yung ating nalalaman sa pag-ibig. At sabi ng Diyos, huwag daw nating ibigin ang sanlibutan
niya ang mga bagay na nasa sanlibutan, sapagkat ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan. Na napakatotoo po nito. Ang mga taong ligtas ay hindi lamang iniibig ang Panginoon, ngunit minsan, iniibig din po nila yung pong sanlibutan. Huwag daw nating ibigin ang sanlibutan. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, pagmamata sa buhay. Sa Genesis 3 verse 6, ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin, dapat na sign upang maging matalino. Sinabi niya, huwag ninyong iibigin ang sanlibutan. Ngunit pareho po nating iniibig ang sanlibutan at ang Panginoon. Kasi Santiago 4 verse 5, iniisip ba ninyo na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan ng Espiritu na pinatara niya sa atin ay nagnanasa na may paninubog ho? Sa Romans 5:5, binanggit ng Espiritu ay nasa atin. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Ginagawa po ng Espiritu Santo na maunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos. Tama po ba? Kaya ganito po ang sinasabi ng isang himno, ang apoy ng pag-ibig ay nasa aking puso. Ang Espiritu Santo ay nasa akin, luwalhati sa Diyos. Kaya ipinapaunawa muna sa atin ng Espiritu Santo ang pag-ibig ng Diyos at pinag-aalab yung apoy na nasa atin. Kasi sa 1 Peter 1:22, ngayon nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kahit kayo may tunay na pag-ibig sa isa't isa, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alap mula sa dalisay na puso. Kailangan nating mataimtim na ibigin ang isa't isa. Ang apoy ng pag-ibig, simula ng malinis ang ating espiritu noong maunawaan natin ang biyaya ng Diyos sa katotohanan, ang apoy ng pag-ibig ay nasa atin na at kailangan patuloy po itong mag-alam. Pag-ibig para sa Panginoon at pag-ibig para sa mga kapatiran. Ngunit, iniibig nyo ang Panginoon at kayon din, iniibig nyo ang sanlibutan. Iniibig nyo ang mga kapatiran, ngunit hindi hanggang sa kamatayan. Kaya kapag ang ibang kapatid ay naging masama, napupuot kayo sa kanya at gayon din ang ginagawa nyo sa kanya. Ngunit hindi gayon ang ginawa ng Panginoon. Sa 1 Peter 2 verse 23, nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta. Sa halip, siya'y nanalangin para sa kanila na mga umalipusta sa kanya. Ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Ngunit dahil hindi pa sapat ang ating pag-ibig para dito, hindi natin magawa ang kagaya ng ginawa ng Panginoon. Ngunit tayo ay nagbabago habang ang ating pananampalataya ay unti-unti pong lumalago. At kapag humarap na tayo sa Panginoon, tayo ay magiging kagaya ng sa Panginoon. Makikilala at iibigin natin ang Panginoon ng perpekto. Hindi ko po lubos maisip kung gaano ito magiging kasaya kapag nagkaroon na tayo ng perpektong pag-ibig. Wala na pong maiinggit at mabubuod sa isa't isa at ang mga bagay na walang kabuluhan sa mundong ito ay mawawala na rin po sa langit. Mabubuhay na po tayo sa langit magpasawalang hanggan na pinupuri ang pag-ibig ng Diyos, biyaya at walang hanggang kalulatian. Kaya sinasabi ko po na tayo ay kabilang sa sambahayan ng Diyos. Tayo ay ang pamilya ng Diyos. Sa mga tuwid tayo po naging iisa sa pamamagitan ng pag-ibig at buhay. Kaya pamilya na tayo ng Diyos. Tayo po naging isa. Pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at ng kanyang buhay. Pag-ibig ni Hesukristo. Kaya naging iisa na lang po tayo. Tignan din natin sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Unang Timoteo chapter 3 verse 15. First Timothy chapter 3 verse 15. Ngunit kung ako'y mantala ay maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan.
Sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, ay maaari mong malaman kung ano ang dapat ugalian ng bawat tao sa bahay ng Diyos. Sabi niya, sa bahay ng Diyos, sa tahanan, bawat miyembro ng pamilya ay iba-iba ang gampanin. Gawain para sa tatay, gawain para sa nanay, gawain para sa mga bata. Ang panganay ang nangangalaga sa mga nakababatang kapatid, habang inaalaga ng mga magulang ang mga anak. Kasabi sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan. Ang church ay isang lugar na mas mahalaga pa kaysa sa piksikal na pamilya at maging sa tahanan. Kasabi po na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Naisip niyo po ba ito? Ang pag-alis sa church ay gaya ng pag-alis sa tahanan. Sinasabi mo bang magtataksil ka sa pamilya mo? At mabubuhay ka lamang ng mag-isa? Hindi po dapat ito gawin. Kaya kapag pumasok ka sa church, ay meron kang dapat gawin. Kaya sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, sinabi niya ang mga bagay kung paano siya dapat umasal sa bahay ng Diyos. May mga pamilya sa bahay ng Diyos. Kaya nga po, sabi sa isang awit, be it ever so humble, there's no place like home. Home, sweet home, sabi po. Kahit na lumabas tayo at magtrabaho, binabaliwala tayo, napapagod ng husto, subalit pag-uwi sa bahay, naroon ang pamilya na minamahal natin. Nagkakaroon ngayon tayo ng kaaliwan, may kagalakan, at lahat ng pagod ay naaalis. Ang Panginoon naman po ay nasa church at naroon ang mga brothers and sisters. Ang bahay na ito ay iglesia ng Diyos na buhay. Ang haligi at suhay ng katotohanan. Dapat niyong malaman kung gaano po kaganda ang church, ang iglesyang ito. Siya na haligi at suhay ng katotohanan. Tignan po natin sa Hebrews chapter 3 verse 6 naman. Hebrews chapter 3 verse 6. Ang dahilan po kung bakit ko pinapakita ito sa screen ay para sa kapakanan ng mga hirap pang magbuklat ng Biblia. Subalit kung maaari po, mas mabuti na hanapin po ninyo ito sa Biblia. Tignan natin sa Hebrews chapter 3 verse 6. Subalit si Kristo ay tapat sa bahay ng Diyos bilang isang anak, at tayo ang bahay na iyon kung ating iingat ang matibay hanggang sa katapusan ang ating pagtitiwala at pagmamalaki sa ating pag-asa. Si Moises ay tapat bilang isang lingkod, ngunit si Kristo ay tapat sa bahay ng Diyos. Si Jesus ay tapat sa bahay ng Diyos bilang isang anak. At tayo ang bahay na iyon kung ating iingat ang matibay hanggang sa katapusan ang ating pagtitiwala at pagmamalaki sa ating pag-asa. Tayo ang bahay ng Diyos. Dapat nating ingat ang matibay ang ating pananampalataya at pag-asa hanggang sa huli. Sa mga naligtas ay wala silang pagpipilian kundi panghawakan itong matatag hanggang sa huli. Hindi ka maaaring lumayo dito. Tayo na ang kanyang tahanan. Tayo ang pamilya ng Diyos. Ngayon kahit na sandali ay huwag nating kakalimutan ang ating pagkamamamayan. Nasa langit ang ating pagkamamamayan, pamilya tayo ng Diyos. At hinahanap natin ang tahanang iyon. Mga pamilya tayo ng Diyos. Yan ang katotohanan na dapat nating huwag kakalimutan. Hinahanap natin ang tahanang ito. Ngayon tignan din po natin. Efeso chapter 2. Verse 20 hanggang 22. Efeso chapter 2, verse 20 to 22. Verse 20 hanggang 22. Basahin po natin. Na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulo. Sa kanyang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon. Na sa kanya kayo rin ay magkasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Sabi dito na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta. Sabi po dito ng mga apostol sa bagong tipan,
ay mga apostol at sa lumang tipan naman ay may mga propeta. May mga propeta din man naman maging sa panahon ng bagong tipan. Ang salitang na itinayo sa saligan, ibig sabihin ay itinayo ayon sa panuntunang salita. Sabi nga po na si Kristo Jesus ang batong panulok. Si Jesus ang batong panulok at tayo ay nakipagsanib kay Jesus upang maitayo bilang espiritual na bahay gaya ng mga batong buhay. Dito po ay muling nagbigay si Pablo ng talinhaga. Sabi niya, sa kanyang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon. Kaya kung titignan natin, sa pagtatayo ng bahay, ang pader ay tinatayo sa isang bahagi at yung isa naman ay sa kabilang bahagi hanggang sa maging konektado. Ang ibang mga buildings ay malaki, gayon may sila ay magkakonektado. Sa kanya, sabi, ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon. Ang church sa Korea, ang church sa Amerika, ang church sa Europe, sa Africa, nasaan man sila, ang hindi nakikitang templo ay naitatayo. Sa Korea, may mga churches sa Seoul, Gwangju, Busan, at marami pang mga churches sa buong bansa at magkakakonekta. Mayroong 220 churches sa Korea at 870 churches sa 78 na bansa sa buong mundo. At may iba pang mga churches na hindi natin alam. Hindi lamang tayo, ngunit kilala sila ng Panginoon. Ang lahat ay magkakaugnay sa isa't isa. Kaya nga po sabi, lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon. Lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon. Sa panahon ng bagong tipan ay wala ng templo na ginawa ng mga kamay ng tao. Pagkatapos na sunugin ng mga Romano ang templo sa Jerusalem noong 70 AD, wala ng templo sa mundong ito na ginawa ng mga kamay ng tao. Sinasabi ng ibang mga tao na nagtayo sila ng church building at nagkakaroon sila ng dedication ceremony of the temple para raw dito. Ngunit mali po ito. Templo ba ang church building na ito? Hindi po. Isa itong bahay kung saan nagtitipon ng church. Hindi ganito ang totoong church. Isa lang itong church building. Ang church ay ang Kristiyano at sila ang templo. At ngayon, lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon. Ibig sabihin na hindi pa rin tapos, tama po? Na sa kanya kayo rin ay magkasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Dahil sa ang gawain ng kaligtasan ito ay patuloy pa rin nagaganap, kaya ang templo ng Diyos ay hindi pa rin natatapos. Ito ay patuloy na itinatayo. Ang templo. Ito po ay napakagandang ekspresyon. Dahil ang templo ay lugar kung saan nananahan ang Diyos. Kaya napakaganda po nitong ekspresyon, templo. Ngayon tignan din natin sa 1 Peter chapter 2, chapter 2 verse 4. 1 Peter chapter 2 verse 4. Unang Pedro, verse 2, chapter 2, verse 4. Basahin po natin. Lumapit kayo sa kanya na isang batong buhay, bagaman itinakwil ng mga tao, gayon may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos. Bagaman itinakwil ng mga tao, sabi po, gayon may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos. Pinabayaan ng mga Hudyo si Jesus sa krus, ngunit si Jesus ang mahalagang batong buhay na pinili ng Diyos at naging batong panulok. Buhay na mahalaga at hindi patay. At dito po sa verse 5, sabi, at tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiyasiya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Kagaya ng buhay na bato, tayo din ay itinatayo bilang espiritual na bahay. Si Jesus ang mahalagang batong buhay at ang mga naligtas ay mga batong buhay na nakakabit dito. Hindi mapapasama dito ang mga patay na bato. Ang taong hindi pa nabuborn again ay hindi maring maging batong buhay. Kaya ito ang bahay na itinatayo at pagkatapos nito, sabi,
tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiyasiya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Dito ay may pari. Tayong lahat ay ang templo at ito ang lugar kung saan naglilingkod tayo sa Diyos bilang mga pari. Ang lahat ng mga naligtas ay mga pari na naglilingkod sa Diyos, maging ikaw. Kasabi, isang banal na pagkapari upang mag-alay ng espiritual na handog na kasiyasiya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya tayo po ang mga pari na naglilingkod. Buksan din natin sa 2 Corinthians chapter 6 sa may verse 16. Ikalawang Korinto, chapter 6, verse 16. Anong pakikipagkaisa mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay? Sabi po, sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinabi ng Diyos, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila, ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Sapagkat kayo, sabi po, ang templo ng buhay na Diyos. Sinabi ng Diyos, ako ay maninirang kasama nila at lalakad sa gitna nila. Lahat ng mga naligtas ay sila po ang templo ng Diyos. Ang ibig sabihin po, ako ay maninirang kasama nila at lalakad sa gitna nila. Ang Diyos ang siyang kikilos sa atin. Nasaan po ang Panginoon? Matatagpuan po ba siya habang nananalangin ka sa bundok? Hindi po. Hindi niyo po matatagpuan ang Panginoon habang kayo po ay nananalangin sa mga bahay panalanginan. Ang Diyos ay nasa grupo ng mga ligtas. Tayo po ay ang templo. Ang sinaunang iglesia po ay walang gusaling gaya nito. Hindi po sila gumawa ng gusaling pagtitipunan noon. Matapos po ng 300 AD, nang mag-umpisa pong gumawa ang mga Katoliko ng mga katedral, ito po yung mga naging gusali. Nang panahon ng unang iglesia, sila po ay inusig at tinutugis. Kung ganun po, paano sila makapagtatayo ng mga church building? Kaya po mayroon pong mga lihim na mga iglesia na nasa bahay o di kaya sa bundok. Sa iba pong mga lugar, ang mga naligtas, nagtipon sila sa kuweba, sa mga catacomb, at iyon po ang iglesia. Iyon ang templo. Ang mga naligtas ay ang templo. At ang Panginoon po ay lumalakad sa gitna nila. Ito po ay isang bagay na dapat nating maintindihang mabuti. Tingnan din po natin ang isa pa pong talata. 1 Corinthians chapter 3 sa may verse 16. Unang Korinto chapter 3 verse 16. Unang Korinto chapter 3 verse 16. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Sabi, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos? Sa talata po na ito, ang kayo ay tumutukoy sa mga Kristiyano, ligtas na Kristiyano. Sa 1 Corinthians 6:19, ang inyong katawan ay templo, sabi po. Ibig sabihin po ay ang ating pisikal na katawan. Dahil po sa katawan ng mga Kristiyano ay mayroon pong banal na Espiritu. Ang aking katawan ay templo din. Subalit dito sa 1 Corinthians 3 verse 16, pinapaliwanag ang grupo ng mga Kristiyano. Kaya sabi, hindi ba ninyo nalalaman na ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Dapat po natin itong malaman sa verse 17, kung ang sino man ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong iyo'y gigibain ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Ang kayo sa verse na ito ay ang mga Kristiyano. Kung ganoon, ano ang kahulugan ng kung ang sino man ay magtangkang gumiba? Ibig sabihin nito ay kapag may mga maling doktrina sa loob ng church. May mga tao na nagtuturo ng maring aral, mga tao na sinusubukang gumawa ng pagkakabahabahagi sa church, sa mga kapatiran. Silang gumagawa ng mga imoralidad, mga imoral na kasalanan. Lahat ng mga bagay na ginagawa nila ay nakapagpaparumi at nakakasira sa templo. Kasi sabi ko ang sino man ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito ay gigibain ng Diyos. Hindi ibig sabihin nito na ang mga Kristiyano ay pupunta sa impyerno, subalit sila ay maaaring makagawa kasi ng pagkakamali. Kaya dapat po tayong mag-ingat. Tayo po ay nasa templo. Tayo ay mga pari.
Ayos lang po ba na dumihan o gibain ng pari ang templo? Kung ang maling doktrina ay pumasok, dapat po itakwil ito kaagad. Bakit po? Dahil ang maling doktrina ay maaaring makapasok sa ating Christian life. At kung ang mga Kristiyano ay tampuhin at galit sa bawat isa, ang kanilang puso ay mahati at ito ay malaking kasalanan. At maging ang mga Kristiyano ay nakakagawa minsan ng immoral na kasalanan. Halimbawa sa iglesia ng Korinto, may isang brother na gumawa ng pangangalo niya at hindi nagsisi. Lahat ng mga ginawa nila ay nakapagparumi o nakasira sa templo. At gumawa po din po sila ng immoralidad sa loob ng iglesia. Kaya gigibain ng Diyos. Ibig sabihin, ay maigi silang, mahigpit silang didisiplinahin ng Diyos. Ang Diyos ay mahigpit pagdating sa kasalanan ng mga kapatiran. Ang templo ng Diyos ay banal. At ang templong ito ay kayo. Ang templo ay lugar kung saan naninirahan po ang Diyos. Ito ay banal na lugar kung saan pinaglilingkuran ng Diyos. Kaya dapat ay hindi natin dungisan ng templo. Kaya, ang tayo ay nasa Panginoon ay nangangahulugang tayo ay nasa pamilya ng Diyos. Tayo ay ang bahay ng Diyos. Ang bawat isa po sa atin ay pari na nasa templo upang maglingkod sa Diyos. Kaya dapat ang mga pari ay maging banal. Upang makapaglingkod sa Diyos, dapat tayong maging banal. Kaya dapat po nating patuloy na matutunan kung paano mamuhay sa Panginoon ng tuloy-tuloy. Ang mga Kristiyano ay dapat mamuhay ng kung paano sila noon, subalit ako ay naging miyembro ng pamilya ng Diyos. Ako ay isang batong buhay at pari sa templo. Tayo ay ang mga tao sa templo na magkakasamang naglilingkod sa Panginoon at nakikiisa upang ipangaral ang ebanghelyo ng Panginoon at gumagawa para rin po sa kaharian ng Diyos. Kaya sama-sama tayong maglilingkod at gagawa para sa gawain ng Diyos. Ngayon, manalangin na po tayong lahat. Ama naming mahabagin, salamat po sa pagtawag ninyo sa amin upang iligtas kami at ginawa ninyo kaming banal sa mundo mula sa maraming mga tao sa katapusan ng panahon na itinakda ng Diyos. Salamat din po dahil tinutulungan ninyo kami na mamuhay ng may pagsunod sa ilalim ng inyong gabay, buhay, pamumuno, proteksyon at iglesia kung saan ikaw po ang naninirahang kasama namin. Natututunan po namin sa pamamagitan ng salita na kami ay mga mamamayan at kabilang sa miyembro ng kaharian ng Diyos. Hayaan po ninyong mapaglingkuran namin ang amang Diyos na nasa gitna namin. Hayaan po ninyo na mahalin namin ang isa't isa ng higit at higit pa. Mahalin ang Panginoon at tulungan po ninyo kaming makapamuhay ng ayon sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Natutunan din po namin na kami ay pinagkaisa sa Panginoon upang maging espiritual na templo kung saan naninirahan ng Diyos. Alam po namin na hindi po kami dapat na mamuhay ng malayo sa Panginoon. At wala kaming anumang magagawa kung malayo kami sa banal na pagtitipon. Kaya pakiusap, gabayan po ninyo kami upang makapamuhay sa natitira naming buhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon sa gitna namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.